Let your glory fall upon this place, Father God. And all we want, Lord God, is to worship you in spirit and truth. All we want, Lord God, is to be with you and just to honor your name. And all we want, God, is just to praise you and to love you. And during this time, during this moment, all we want, Lord, is to have to know you more, deeper and deeper. During this time, during this moment, allow us to have a touch from heaven in this very place. Allow every individual in this place to have a touch from heaven. Right now, in the name of Jesus, I just release the Holy Spirit. Right now, Holy Spirit, come and sweep over this place, the Spirit in our hearts, that there be more of you right now. In the name of Jesus, more of you, Lord God, upon this very place, and let there be uncontainable power of your glory to come upon this place, Lord. Kahit hindi na uunawaan ang mga first timer, right now, in the name of Jesus, come down, let there be an open heaven, Lord God, right now, let us shake it up, right now, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let's sing. Let's sing. Okay.
gagawin natin? Before we proceed into a higher level, kasi umuulan eh. Pasi yung wala kang ulan, huwag naman ang patalan. Okay? Napapasa yung mga gamit. Okay. Gagawin natin. Okay. Gusto ko, pag-pray mo muna yung partner mo. Okay. Pag-pray mo sa kanya, eto prayer ha. Kasama kayong dalawa. Okay. Eto prayer. Let there be a wonderful encounter during this moment with God. Okay? So, huwag niyo pakialaman yung pag-uulan, you know, okay? Between you and the Lord. Pwede ba yun? Okay. Sige, let's pray. Everyone.
calling, boy. Umulan man o umaraw, Panginoon, it is yours. It is yours. This moment is yours. This is declared. In your name, Jesus. Amen and amen. Okay. So, okay. Hanap tayo ng maupuan. Kung may maupuan ba? Kasi yung mga nasabing darating, hindi dumating. Ganon. Dahil may nasa ako darating. Yun. So, naniwala ka sana, everything works out for good for those who love the Lord. Okay. Ang nangyari eventually, nung nag-practice, kasi ang gawin nila dalawa eh. Si Ara, tapos si Chris Bird. Tapos si Mau, susunod, pinapadala ko ng pera para pamasahe. Kasi sabi ko, dalawa lang naman sila. Eh, ito kayo nung umaga pa ni Jayoria, pumunta sa kanila na mag-practice kasi wala din siyang kasama. To make the story short, pagdating ni Mau sa terminal ng jeep papuntang UP sa Balara, balik na kagad siya. So parang nag-ground trip lang siya, di ba? So, napunta kami ng Inarupa. So, sa mga hindi ko nakakalam, yung bahay ng Inarupa parang gets na Manila rin po. Okay? Mas matarik pa yung aakit ng tricycle. Yung tricycle na maakit doon, feeling mo tataob anytime you get there, di ba? Okay, sabi nga ni Chris Bear, ang aga mag-get ceremony eh. Yun. Ngayon, naniniwala kayo, God is a God of surprises. Yeah. Then, meron kasing scenario ko, sabi ko sa kanila, hindi kami nag-practice, yung practice dapat, hindi rin naging practice. Ano lang, kinanta lang nila yung mga, ano lang, hindi na pamilyar na song na palagay ko sa oras na to, hindi natin magagamit. Okay. Tapos, ang ginawa namin, nag-pray lang kami. Nag-pray, nag-babad, nag-worship, nag-soaking sa presence ng Lord. Thank you, Lord. Okay. Then eventually, alam niyo kung ano nangyari? We just have a very, kakaingitan niyo eh, visitation ng moment na yun. Paano visitation? Yung mga nakasama namin dito sa overnight, dinaig yun. Yung overnight na yun. Yung nangyari lahat sa overnight, dinaig yun. Yung nangyari doon sa bahay nila rupa. Ang atakot nga namin, habang nangyayari yung mga moment na yun, baka biglang bubukas yung gate. Eh, sabi, by darating yung mama niya, papa niya, by 6. Eh, 6 na. May ano pa to, may parang aftermath pa nung ano, nung encounter with the Lord. Sa mga gusto makakita ng video, meron po ako. Ngayon, the point is, nagkaroon ng encounter with God dun sa bahay nila at ang ingay namin. Asan ang ingay namin? Na naririnig sila sa labas. Hindi masyado. Kasi ba nag-video kami? Ayun. So, hindi rin masyado. Pero ano yung moment? Ano yung highlight ng moment na yun?
hindi namin naasahan eh. Hindi namin naasahan yung visitation. Then, ang shinare ko sa kanila, yung shinare sa akin ni Kuya Chris before na prophecy, na during your inconvenient moment, inconvenient time, yung hindi ka convenient, hindi ka comfortable, that's the moment that you will have an encounter with God. Amen. So, ayun, kailangan na, from UP, hapon na kailangan na pumunta kina Pang, di ba? Parang magsasayang ang pamasahin, dami mong iisipin. Hindi namin naasahan na pagpunta doon, there will be this encounter. So, sayang. Yung mga wala doon. So, ang prayer namin, kung ano yung nangyari kina Pang, mangyayari dito, higit pa. Yes! So, summary na nangyari kina Pang, siguro normal na sa inyo yung speaking in tongues o hindi kasi ito ibang lingwahe. Normal na yun, di ba? Aarig na kayo. Okay. Normal na rin sa inyo yung laughter, yung tumatawa, yeah, natatawa. No. Eh, pero yung nag-iisip, yung nag-iisip sa kanag boboses bata si Rufa, normal ba sa inyo? As in, e pag si Mau, okay lang. Iba eh. Si Mau kasi, pag nag-boses bata, pag parang childlike heart siya kay Lord, yung nagkakaroon siya encounter, tapos parang siyang bata. As in, parang siyang Daniela. Ang salita niya, hindi English, hindi Tagalog, tongues. Korean yata. Korean o Hapon. Parang ganun. Basta malapit doon. And si Rupa, English. English na ponyo. Alam niyo, English na ponyo. Ano pa siya? Yung aftermath niya, nag-uusap kami, tapos na kami, siya hindi pa makaget over, alam mo yun, nandun pa, mga ganun pa siya, no. As in, ano, slang, sabi niya, ano yun? Am I beautiful? Oh, God! I'm shy! Hindi, seryoso yun. Kuya Mike, gaano ka tagal yun? 20 minutes. I-clarify ko lang. Kuya Mike, did you pray over, nag-release ka ba ng joys over the... Wala. Nag-release ka ba ng ano, ng deliverance sa kanila? Wala akong ginawa. Basta sabi ko lang, let's pray in tongues. Tapos dire-diretso na. Ang nangyari nga, siya unang tumawa, sumunod si Ara, sumunod si Mau, sumunod si Chris Bird, then sumunod ako. Yung tawa ko, first time din nangyari sa akin, yung tipong nandun ako sa upuan ni Rupa, then katabi ko yung unan. Sinusuntok ko na yung unan sa, alam mo yung tawang wala ng sounds. Alam mo yung natatawa ka, walang sounds yung... Sa sobrang yun. Yung sobrang ano, alam mo yung gigil, yung... Naranasan nyo naman yung kinikinitingin ka na sobra. Ganon. Tapos tawa ka, di ba iba'y natatawa ka lang, tapos iba'y natatawa na yung ayaw mo na. Yung ayaw mo na tumawa, yung parang ayaw ko na. Saan pala dyan? Okay. Later, during break time, pwede natin panoorin. With her permission, yung ano, yung short clip. Sayang! One minute lang, kasi tapos na eh. Okay, hindi na kuhanan yung buong scene nung nangyari during the encounter. Kaya Mike, ang kinanta lang namin doon, chorus ng isang song. Chorus lang. Then, ayun na. Yung nangyari. 20 minutes lang yun. 20 minutes lang. Pero alam mo yung tipong, nakabukas na yung tamay ko, kinukuha ko ng gitara kay Chris Bird, ayaw niya ibigay sa akin. Alam mo yung, sisikuhin niya pa ako. Oo, alam mo yung, so, tapos alam mo yung, alas 6 na, baka biglang magbukas yung gate. Ano nagbukas? Pag nagbukas yung gate, nakakita yung mama niya at saka papa niya, biglang dumating, di ba? Tapos andun si Rupa sa moment na yun na parang bata, ano kaya iisipin nila? Di ba? So, no! Pero sabi nga eh, during an encounter, hindi ka ipapahiya ni Lord. Yes, amen. Diba? Kung may makakakita man sa'yo na kung anong nangyayari sa'yo, kasi gusto ni God ipakita yon for the purpose na mag-glorify yung pangalan niya. Okay, kaya nga sabi sa Bible eh, speaking in tongues, yung ibang lingwahe, ay hindi para sa believers. Ayan ay sign para sa unbelievers. Ibig sabihin, sometimes, may makakausap ka, hindi ka marunong mag-Korean, bigla ka nag-Korean, at yung sinasabi mo sa kanya, naiintindihan niya. At mamaya, magugulit ka na lang yung kausap mo, umiiyak na. So, clear ba yan? Okay. Ngayon, ba't ko sinishare yun? Kasi yun yung galaw ni God eh. And ayaw namin tumigil. Kung papapiliin lang kami, ayaw namin tumigil. Pero kailangan na namin tumigil eh. Kasi alas 6 na nga. At alas 6, darating na yung tatay at tanay niya. Sinasabi niya. Pero mabot kami ng alas 7, walang dumarating. Okay. So, bakit ko sinishare to? Kasi, yun yung unang session natin. Kung ano yung nangyari kahapon, kagabi,
yun na kaagad ang gagawin natin. Wala na tayong paligoy-ligoy. Direct tayo. Okay. Asan yung mga plastic? Ayan na. Wala. Mga plastic. Okay. Kung mapanoorin yung video, may hawak-hawak si Pang doon na may plastic na may kulay puti. Ano ba yun? Dura. Okay. Ano yun? Mga plema. Kasi asan naman tumatawa siya? Nakaganon siya eh. Tapos sabi niya hawak-hawak niya yung plastic. Hindi siya aware. Tapos nung pinag-pray na siya ni Ara, ay na yun, bumalik na siya sa sarili niya salita. Yung salita. Ano yung kilala yung salita niya? Yung ay, parang nahihiya siya sa ginawa niya. Ganun na itsura niya. Okay. So hindi niya ma-imagine, no? Hindi niya ma-imagine. Okay lang yan. Okay. So, the moment that we umulan ngayon, ayoko bigyan to ng any spiritual significance or whatsoever meaning. Pero pinipilit ako ng Lord eh. Okay. The rain symbolizes power. The rain symbolizes glory. The rain symbolizes His presence. So, ibig sabihin, kasama natin ang Lord dito. Wala yan sa whether kumanta ka ng isa o kumanta ka ng 1,000,000. The point is, pag okay yung heart mo, pwede ka mag-encounter with God. Question is, gusto mo ba magkaroon ng encounter with the Lord? Amen! Gusto mo ba? Amen! Pangalawa, ayan. Pangalawa, gaano kalawak yung puso mo na, Lord, gusto ko to. Gusto ko to. Diba? Okay. Bakit may plastic? Asan may plastic? Ayan lang. Share. Pangit naman yan. Lord, sa ibang way na lang. Total, meron naman dyan, hindi naman close. Dyan. Okay? Para saan yung plastic sa mga hindi po nakakaalam? Ang plastic po yan ay gagamitin po pag ikay may naramdamang problema, idura mo dyan. Kailangan na, paisip ako kung tama ba pinakain ko muna kayo eh. Kung naduduwal ka, gusto mo suka, isuka mo dyan. Gusto mo umutot, umutot ka lang. Okay. Anong tawag natin doon? Anong tawag natin doon? That's what we call deliverance. That's what we call freedom. Freedom means may tinatanggal sa'yo kasi may gustong ibigay sa'yo si Lord. Unfortunately, minsan, kahit anong bigay sa'yo ni God ng isang bagay, minsan parang may pumipigil. Okay, sino dito? Madalas may nightmares. Mangungot. Horror. Horror. Nightmares. Okay. Sino dito yung meron ka parang meron ba may third eye dito? You see evil? Hi. So, meron ba dito So, marami yung ways. So, bottom line is this. If there's something in your life, alibawa, yan, makulit, nagsasalita ako, yan, may kailangan tanggalin dyan. Ayan, okay. So, at tumagin ko itong session na to, itong part na to, tanggalan session. Wow. Eviction session. Bakit tanggalan ko yan, Mike? Kasi may gusto tanggalin si Lord sa buhay natin, meron gusto siyang ibigay sa iyo. Unfortunately, minsan yung gusto niyang ibigay sa'yo, naka-plug. Alam mo yung merong nagbablock. And sabi ng Bible, whoever the sun sets free is free indeed. Yung sabi, pinalaya ka na ni God, malaya ka na. Ang question is, gusto mo ba tanggapin yung kalayaan niya? Gusto mo ba? Yes! Gusto mo ba? Yes! Then, let it be the day. Let this be the day kung kailan kaya talaya. Okay? Kuya Mike, ano yung mga ganyan? Puro ba sa horror movies lang yan, sa nightmare? Hindi, kung may bitterness ka sa puso mo, may unforgiveness ka, meron kang sakit, meron kang, ano pa tawag doon? Madaldal ka masyado, taklesa ka masyado, ganon. Hindi ka nagsasalita, hindi kong ganon. Masyado ka mainingin, datang kilos mo, slow motion, hindi kong ganon. Okay. And so on and so forth. May pride ka, whatsoever, etc. Okay, so on and so forth. This means that the Lord doesn't want you. The point is,
meron kang isang bagay o maraming bagay sa buhay mo na ayaw mo and it doesn't benefit you. Something that doesn't benefit you is doesn't come from the Lord. Okay? Kasi anything that galing sa Kanya is beneficial and good para sa buhay mo. Amen ba? Amen. So, kung siguro naman katatanungin ko dito, meron naman something na, eto Kuya Mike, hindi ako benefit dito. Ayoko nito. Right? So, question is, gusto niyo lumaya? Amen. First step, sino gusto lumaya? Taas ang kamay. Oh. Hey. So, inaamin mo sa sarili mo na may something na kailangan. Ito lahat to, ha? Okay. The Lord sees, hindi ako, ha? The Lord sees your hands. Not me. Okay? The Lord sees your hands. Kaya pwede ka naman sabihin niya sa puso ko na lang, eh. Exactly. Pwede mo sabihin sa puso mo. Pero, pag once na moment tinaas mo yung kamay mo, hindi mo lang sa puso sinasabi, parang pinapakita mo rin sa buong mundo na, at buong sa mga kaaway na, ako, seryoso ko, gusto kong lumaya. Tama ba? So, during this time, again, Lord, tingnan niyo po, Lord, ulit. Alright. Sino dito gusto lumaya? Hey, kasama ko dyan. Pangalawa. Pangalawa. Aral, ikan nila. Ito yung pinakamabigat na nabigyan kagabi. Madali ka nila. Kailangan may buwan ka muna. Ayan. Chris Bird, costuming fire. Dyan. Lyrics ng costuming fire, pakilian. Malagang bulsa. Oh, sorry. Ready na? Pangalawa. Tapos yung first step. Puto na yung second step. Sabi nyo sa Bible, God is a consuming fire. Ano ang consuming fire? Nilalamon. Nilalamon. Ano ba? Galing kakatatay consuming fire. Maaraw at yung siyo. Tumutupo. Ano ba? Lumalagang dami. Nag-aapo yun. Co-consume. Ano ba yan? Malamon. Ano ba? Paano siya? Nangahawa. The fire consumed the house. Naubos. Tinubos. Tinupok. No, tinupok. Okay. So exactly, that's what is consuming fire. And consuming fire means walang matitira. As in zero. And sabi sa Bible, God is a consuming fire. He judged with fire. He is a God who answers with fire. Nasa Bible lahat yan. Puro fire. Eh, Mike, ano ba yan? Puro fire, fire, fire. Exactly. Kasi yung sinasabi ko tatanggalin, hindi lang mas tatanggalin ni God yan. Ang gagawin ni Lord yan, susunugin. So during this time, maring makaramdam ka ng init, maring makaramdam ka ng parang may masakit sa'yo, may sinatanggal, maaring mag-react ka in a way na hindi mo inasahan na mag-react ka. Huwag ka matakot, andito kami. Okay. Maaring there's something in you. Okay, na susunugin ni Lord during this time. Ako kasi sa likod ko, tatanungin niyo ako, Kuya Mike, may nararamdaman ako sa likod ko. And it's mainit. Mainit. Kanina wala to. Bago ako sabihin yung consumer. So, ready? Hindi niyo gusto magtabi-tabi. Yun ang sasabihin ko. Hindi niyo gusto magtabi-tabi. Yan ang sasabihin ko. Okay? Baka kasi biglang, alam mo yung biglang kinukonsume na siya ni Lord, tapos biglang nasa tabi mo, tapos hindi mo na mapigilan yung sarili mo. Tapos yung, Okay? Ayun, okay? Hindi niyo ba gusto magtabi-tabi? Okay. Parang nakakatawa, di ba? Parang nakakatawa. Daniel, ako nakakatawa. Ewan ko lang. Sabi sa'yo, Daniel, nakakatawa. Dalawang bata, walang mangyayari sa kanya. They're okay with God. They're fine. Iba-iba sila. Iba yung... Paano ba yung level nila, Lord? Basta iba sila. Iba sila kay Lord. As in, alam mo yung tayo, ikakako tayo nandito, yung dalawang bata ng Lord. Parang naglalaro lang sila, pero... Mas close sila kay Lord ngayon. Yeah. Ouch! Okay? So, tingnan niyo lyrics niyo, then let's just worship first.
Ano sa akin? Just worship God. Let's see God's in the fire. God, we stir up in our hearts. Stir it up.
once more, boses na. Let's declare. Lord, have your way. Consuming fire that ends you flame. Yes, God. A passion for your name. I saw fire coming down from heaven, and I saw an altar. Dun sa book ng Bible, meron doon ginawa si Elijah na broken altar. Ginawa niya yun bilang isang hamon dun sa mga false prophet ni Baal. Nasabi nila, ako lang mag-isa laban sa inyong 500. But I will show you that my God is real. The God who answers with fire is the real God. Hinamon niya yun. In the end, yung mga prophet ni Baal, nagsasayawan na, nagsusugatan na. Sabi niya, lakasan niyo pa, baka natutulog, baka hindi kayo naririnig. Lakasan niyo pa ang sigaw, baka hindi kayo naririnig. Then suddenly, maghapon silang nagsasayawan, maghapon silang sinusugatan ng bawat isa, walang nangyari. Then, turn ni Elijah. Unang ginawa ni Elijah, inayos siya yung altar, broken altar. Nag-over siya ng bull. Binuhusan niya ng tubig ng ilang beses. And he prayed for approximately 10 seconds. Yung prophet ni Baal nag-prayed for one whole day. Prophet Elijah nag-prayed for 10 seconds. And after 10 seconds, fire fall down from heaven. Fire fell down from heaven and consume yung offering, pati yung mga tubig. Why I'm saying this right now? Because right now, the Lord first wants to ignite the altar of our hearts. If your altar of worship is broken, if your altar of intimacy with God Almighty is broken, if your altar of relationship with God is broken, if your altar of your quiet moment with the Lord is broken, gusto ni Lord, ibalik mo na yan. Pwede ba yan? Then He will consume everything that is not that shouldn't be theirs. Right now, and the Lord is agreeing. The count of three, I will declare the fire. Hold on, I don't know kung mararamdaman nyo. Okay. I will
will say these words, not expecting anything, but expecting for God to fulfill. Lord, in faith, the vision that I'm seeing right now, a fire coming down from heaven dito sa lugar mismo namin, sa kalagitnaan po namin, napapaligiran kami ng apoy ng iyong kawalatian right now. Let it be manifested in our midst. Let it be manifested in our midst. Lord God of Elijah, the God who answers with fire, I'm calling fire from heaven to come down right now and just consume the altar of sacrifice right at this very moment in the name of Jesus. Fire, come down right now. Fire, come down. Fire, come down. Fire, come down. Say, the moment you hear this, fire. Nasa kamay nung may nararamdaman na dito. Sabi ni Lord, wala na kayo dito. Stay, stay, stay. Fire. 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 Fire dito sa lugar nito. Wala akong hahawakan na. Fire. Fire. Fire! Shouted because he commanded me to shout. More. 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 Right now. More. More. Consume everything that's needed to be consumed. Consume everything that's needed to be consumed. Now more. More. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. More. 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 Thank you, Lord. More, 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 more. Pray over. Pray over. Pray, pray, pray. More, pray more. Yung mga inasay ko mag-pray, pray. Please pray para sa lalaki ka. Pass everything that God has given to you last yesterday. Pass everything that God has given to you yesterday. Lord, the
That's beautiful. Stop.
Thank you.
Diyan, diyan. Diyan. Pinaramdaman ka? Pinaramdaman mo? Ha? Pinaramdaman mo? Kanisip niya ako kayo kalis. Huwag ka matawa, tumugtog ka kahit ano. The moment na tumugtog kami, mangyayari sa'yo. Hindi ko alam kung ano. At this world, lalaya mo ako. Ay. Bro, hindi tingin kita sa akin, ha? Ayaw ako. Guli mo sa akin, ano? Thank you, Lord. Thank you for all these things. Thank you for all these blessings. Stay safe, stay.
Love.
Lord Jesus Christ. I command you right now, one sin and all, I find no life in your own hands right now. Let her see your presence more and more, Lord God, para sa kanya. And right now, maramdaman niya, Panginoon, ang iyong kawalatian, ang iyong kaputihan, ang iyong kapangyarihan. Right now, in Jesus' name, more. Yes, Lord. Kamihan mo pa, Panginoon. Kamihan mo pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Isa-isa ko kasi The Lord is saying peace. The Lord is saying more. Less of you.
sense of you. It's no longer I who lives in Christ, but it is Christ who lives in Christ. It's no longer you who lives in Christ, but it is Christ who lives in Christ. You're saying more of me in your life, more of my power, more of my presence, more of my love, more of my peace, more of my joy, more of my strength, more of my wisdom, more of my revelation. More of me in your life, more of me in your life, more of me in your life. Right now, here's the altar. Lahat ng hindi galing sa Panginoong Jesus, be removed.
right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Shout out, Lord. Thank you, Lord. Fire. 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 Your sensors, you can stop praying. You can stop praying. You might. Waterfalls right now. Right now, Lord. Thank you, Lord God. Sa talon ng pag-ibig, sa talon ng kapangyarihan, sa talon ng kawalatian, sa talon ng magmamahal, sa talon ng kabuuan ng aming pagnanakot. In Jesus' name, receive the love of God, receive the power of God, receive the restoration of God. Just receive the peace, just receive the joy, just receive everything the Lord says. Receive the blessing, receive my favor, receive everything from me, my child, my sons, my daughter. Busko, 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 Senyo, ang aking kapangyarihan. Nubus ko, nubus ko, nubus ko, nubus ko, nubus ko, nubus ko, ating kawalian. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haha. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, marami salamat po sa oras ko, God. Thank you, Lord God, for the feeling of the Holy Spirit. And right now, as we end this part, thank you, Lord, for what you've done. Father God, thank you, Lord. You're awesome. You're wonderful. Let's just give thanks to God right now. Just give thanks in your own words. Just give thanks. Thank God for the freedom. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, for the restoration. Thank you, Lord, for the love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. We love you, Lord. Whoever the sun sets free is free indeed. Father, thank you. Jesus. Amen. Amen. And just embrace your partner, a very, very big embrace. Embrace your partner. Lord, salamat. We love you. We praise you. In Jesus' name. Amen.